Hello mga buddies! So ito ngayon ang aming mga buses. So kami ay magta-travel papuntang Zambales na kung saan ang Lakbay San Bartolome Parish Church ay bibisita sa pitong napakagaganda simbahan dito sa Zambales. And tara guys! Ngay tayo! Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Hi mga buddies! This is our first destination, ang St. Nicholas Parish Church. Sa lalo ng kahapon, kabinawa ay laging makasalo sa habang panahon sa mga pangalan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo. Tara na mga buddies at ating dayuhin ang isa sa pinakamagandang simbahan dito sa Zambales, ang Carmelite Monastery. Ayan, na kung saan ating makita ang tirahan ng mga madreng mongha. Ayan, so halika, samahan niyo ako sa loob at ating silipin ang napakagandang simbahang ito sa tuktok ng bundok. Ito naman mga buddies ang third destination namin, ang San Sebastian Church. San Sebastian Paris. So, ongoing pa ang renovation. Pero maganda naman. Taon-taon mga buddies, nagsasagawa na ganitong activities ang aming parokya na naglalayon na mas mapaputi pa ang pananampalataya natin sa ating kaunlad. And so, ito naman ang aming fourth destination, ang San Roque Catholic Church dito sa Zambales. Isa sa mga pinaniniwala ko mga buddies na ang pagbibisita iglesia at ang pagdarasal ng taimtim na magmumula sa ating mga puso ang siyang magbibigay sa atin ng lakas at tibay ng ating pananampalataya. Ano man ating hilingin, ano man ang ating idalangin, ano man ang ating mga katanungan sa ating mga isipan, tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng tamang kasagutan. Maraming mga bagay tayo na inaasam agad-agad
ngunit hindi agad ito ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dahil marahil, mas maganda ang plano niya para sa atin. Kung ating pagninilayan, ang buhay ng tao ay kailangan ibalanse. Hindi maaaring puro, masaya, maganda, mapayapa. Sapagkat, kung ganun ang mangyayari sa ating buhay, hindi natin makita, hindi natin maramdaman gaano kahalaga ang ating Panginoon sa ating buhay. Hindi natin siya hahanapin kung walang unos na darating sa atin, kung walang mga pagsubok. Subalit pinatatatag tayo ng mga pagsubok na ito dahil ang tanging Panginoon ang nagiging gabay natin, nagiging tanggulang at nagiging gabay sa paglutas ng mga problema ito. At dahil doon, nagiging matatag tayo sa bawat hamon ng ating buhay. Welcome to the fifth destination. So, ito ang Santa Monica Parish Church. Santa Monica Parish Church. Ito ay matatagpuan sa Butolan, Zambales, ang Santa Monica Parish Church. Isa ito sa magandang simbahan. May kalumaan na siya pero maganda ang loob. So, isa-end up kasi ko guys dito sa Sayayan, St. Monica Parish Church. Ang daing batch na sa loob ng simbahan. Ayan, mga nakabitin. Ayan, ang daing batch. Ang daing yung batch, so. Ayan, so, buong palikot. Ayan, marami sila nakagakang na batch. Ayan, mga panik. Picture taking. Ayan, so hindi lang kami guys ang nagbibisita iglesia ngayong araw na to. Ayan, may nakasabayan kami dito sa St. Monica Parish. Balik ka, Bok. Ayan, pabalik na ulit kami sa aming bus para sa 6th destination sa Katita. See you again. This is the 6th destination, guys. So, pitong simbahan ng aming ayan, tatagpusin ngayon at ito na ang pang-ani. So, I hope and I pray all the peace, happiness, protection, good health, health mind, health body, and thank you for all of us. So, apat na bus kami nagpunta at nagtataguyod ngayon ng
pilgrimage o bisita iglesia. Ayan, so iisang layunin. Lahat kami ay nagdagangad ng kapayapaan. Kapayapaan ng puso't isipan. Tapos na pangatawan. At paggabay ng ating umigpan. Sama ako. So ito nga pala ang St. Cathedral Parish Diocese of Iba, Zambales. St. Augustine Cathedral Parish Diocese of Iba. So, sa Iba, Zambales to guys. Sa Iba, Zambales. So, yung pitong simbahan na narating namin na iba-ibang lugar dito sa Zambales. So, naikot na namin ang kabuuan ng Zambales dahil sa pagbibisita iglesia. Yan. So, welcome to St. Augustine Cathedral Parish Diocese. Sana lang! One more! Ayan, makukumpleto na namin ang 7 churches dito sa Zambales. Mga buddies, ayan, ito na ang huli nating pupuntahang simbahan dito sa Zambales, ang Inang Poong Bato Shrine. Ayan, na kung saan ang simbahan ito ay gawa sa puro bato. Ayan, pinagdikit-dikit na mga bato. At sa pagpasok mo dito, talaga mamamangha ka dahil napakalamig. Ayan, ang ambience at napakaaliwalas. Ayan, so ito ang patunay na talagang ang Inang Poong Bato ang masasabing napakagandang simbahan dito sa Zambales. Ayan, so bawat isa sa atin, bukod sa mga personal intention, personal na kahilingan, alam na alam natin na lahat ay dinadalangin sa Poong May Kapal ang kapayapaan, pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa ng bawat tao dito sa mundo. Maraming salamat sa aming parokya, sa pangunguna ng aming kura paroko na walang iba kundi si Father Julius, at naglaan sila ng oras at panahon upang mailibot at mapuntahan at mabisita ang pitong banal na simbahan katulad dito sa Zambales. Thank you for watching. Tapos na ang aming 7 station. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye. Ingat po sa pag-uwi.